Good morning, Philippines! Good morning po sa inyong lahat dyan. Ngayon guys, mahirap talaga yung mag-breakfast na wala yung usual na kinakain mo. Yung mga bread, wala talaga ako. At saka gusto kong mag-rice, wala din akong rice. So ngayon, mag-egg tayo at saka mag-bread. Ito yung bread na binili ko para kay Bianan talaga lang. So gamitin natin. So, ito yung paborito ni Bianan na bread. Italian with sesame seeds. Ito yung paborito niya. Kaya palagi ko itong binibili kapag wala na dito. Kasi ito lang yung bread na parang gustong-gusto talaga niya. So, yun, mag, ano tayo. Ito yung kainin natin at saka egg. Good morning guys, today is Thursday ngayong araw. Gusto nilang lumabas. I think si Misty hindi umihi this morning. So kaya parang gustong-gusto talaga niyang lumabas. Anyway guys, so Thursday ngayon, punta si Tami dito. Hindi ko alam kung anong oras. Ay, so yun, sakit ng didi. What? Katatapos lang yung menstruation ko, pero masakit siya. Hindi ko alam. Roxy! 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 Bad girl, ha? Kaya binabantayan ko yan sila palagi, guys. Kasi buang-buangon. Yeah. Anyway, guys, kakain lang ako, guys. And then, I will see you later. Maligo ako, and then ready, and then hintayin natin si Tami. And pang ready ako para maayos itong mukha ko, maayos itong look natin before makapunta si Tami dito. Anyway guys, hello! Meron tayong mga gamit sa sahig. Nilagay ko lang dyan. Hello guys! Good evening! Oh, good evening! What? Good afternoon! It's already 12 something ng hapon. Naglagay lang ako ng konting foundation at saka lipstick at eyebrow. Gusto ko lang malinis itong, coming in. Pinuklose ko itong door para, kasi naglaba ako guys. Naglaba. And then, nag-hot bath din ako dito. Inopen ko lang to kasi yung alam nyo na, yung moist. Moist talaga. Anyway, maglagay lang ako ng bra kasi mahilig ako kasi hindi magbra sa loob ng bahay. Alam nyo ba kung bakit? Annoying ng bra guys. Ang annoying. Grabe ng bra. Ang sakit ng tutoy ko. So ngayon, magbra tayo. Alam nyo ba bakit magbra din ako? Alam nyo ba? Kasi kapag nag-i-edit ako guys, ang sagabal sa tingin nyo, makikita yung mga nipple-lerts mo ba? Ang sagabal. So, magbihis muna ako. Ilagay ko tong bra at saka yun. Bye muna. May pahidban pa akong nalalaman. Nag-hidban ako kasi ang dami kong baby hair. Marami akong baby na buhok. Yung parang tumitindig-tindig dito ba? So, yun, headband. Maghanap tayo ng cute nga headband nga. Punta si Tami. Wala naman akong trabaho ang gagawin kasi tapos na akong nag-edit ng mga videos. Resensya na kayo sa lather dyan kasi gagawin pa yan. Gagamitin pa yan ni Tamimoy. Hindi pa kasi tapos siya sa screen niya. At malapit na. Kunti na lang talaga. But anyway, so yaon guys. Tawagan nga natin kung asa na siya. What are you guys looking at me for? Magbabacuum na naman ako. Kakapoy talaga. Bukas na akong magbacuum. Bukas. Delikado tayo ngayon si Tami and dun sa sa micro center. Alam nyo ba yung micro center is ang daming mga electronics. Delikado. I mean, kasi iba kasi si Tami guys. Kapag makapunta yan sa mga tools, sa mga tindahan, sa may mga electronics, oh my God guys, para yang matulala guys, parang wala na siyang naalala na wala na pala kaming pera. Pahibili na lang, pahibili, pahipalit. So yun siya, and yun, tinawagan ko kasi, andun siya sa micro center, sabi ko, don't go crazy, oh my God. Sana naman hindi mag-ano yung asawa ko, kaloka talaga. So yun, tapos na yung isa. Ito na lang, 10 minutes na lang. And then, yeah, maglalagay muna ako ng mga sa kama. Maglagay ako ng mga ibang bedsheets, ibang klase. Or the same thing, ilagay ko lang yung the same
Pag-usapan nga natin yung mga bill dito sa Amerika. Kasi gusto ko lang, ano, ang dami kasing... Dito kasi sa Amerika, iba kasi sa Pilipinas, di ba? Yung sa Pilipinas kasi, kung nakatira ka sa Pilipinas, yung experience ko lang, yung life ko lang doon, hindi naman kami mayaman. Isa kami mahirap sa Pilipinas. Pero yung ano kasi sa Pilipinas, kapag wala kang malaking bahay, wala kang masyadong bill, wala kang mamahaling electric bill, kapag may motorcycle ka or may mga inutang kang mga ganon, monthly yan. So yun. Pero kung pwede naman hindi ka wala kang utang, so ang ano mo lang talaga ay is kung wala kang utang na mga sasakyan or mga motorcycle, ang ano mo lang talaga sa bahay is yung tubig, kung nagre-renta ka, ganun, electric, yun, kung may air condition ka, malaki, and then, yun, kung may mga anak ka, pang-eskwela sa mga anak, yun yung mga bayaran doon. And then, pagkain, ganun, natural naman yan, pagkain, at saka kung hindi ka pihikan sa pagkain, kung hindi ka maarte, so sobra, kung meron kang garden, so sobrang saya na, diba? And then, ang dito kasi, dito, hindi kami mayaman, pero ang bill talaga, kahit sino ka man, kahit mahirap, mayaman, middle ka man, mga middle, ano, middle class, mga ganon, or kahit mahirap ka, hindi naman yung sobrang mahirap na mga, katulad namin dito, hindi naman mayaman, hindi lang yung homeless, kasi iba yung homeless. So, yung mga bill dito, ang ano talaga dito is yung babayaran talaga, yung gusto ko lang itong sabihin kasi yung iba kasi kapag ang alam nila kapag nandun ka sa Amerika and then ang naano nila is yung pwede ka nang magpadala kahit magkano maraming pera sa ganun. So andito kasi meron ka talagang babayarang health insurance. Mostly dito din yung mga tao is may mga life insurance. Bayaran yan monthly. Yun, insurance, diba? And then, kapag mayroon kang bahay, swerte ka lang kung walang mortgage. Pero mostly dito yung mga tao is nagmo-mortgage. Monthly yan. Bayad sa bangko yan. And kasi nag-umutang ka ng bahay, every time naman talaga, lahat naman dito talaga, umutang ng bahay, mag-utang ka talaga ng bahay, and then may mortgage ka. Yun yung mortgage monthly, diba? Tatlo na. Plus, yung ano pa, insurance sa bahay. Mga electric, mga internet, kasi dito talagang mga tao dito internet, mga cellphone, kasi lahat ng tao dito may cellphone talaga, kasi yun ang mostly tawagan na dito, cellphone, lahat ng tao dito cellphone. So yun, madraming bayaran dito, hindi ko na-account, basta i-mention ko lang, cellphone, mga water bill, mga yung sasakyan, kung umutang ka, kung wala kang utang, meron ka pa rin car insurance, di ba? So kahit wala kang, kahit hindi ka umutang ng sasakyan, kahit tapos na yung sasakyan mo, meron kang car insurance, dapat bayaran talaga yung car insurance. And then also, kapag umutang ka, of course, additional na yun monthly, kapag bago yung sasakyan mo, bayaran mo monthly, depende yan sa klaseng sasakyan. So ang daming bayaran dito, kaya in ano pa ba? Yung tax yearly, monthly, basta yung tax is sobrang mahal. Katulad, depende yan sa lugar. Depende sa state, depende kung anong town ka, ganun. So, tax yan sa property, buong bahay na yan, yun ganun. Basta marami pa, ano pa ba, kung meron kang pets, katulad namin, ang mahal. Maraming pang mga pagkain nila. At plus kung may anak ka, 'di ba? May ano ka pa sa mga anak. Basta ganun, basta additional patong-patong 'yung bayaran dito. Kaya 'yung mga tao dito is nagtatrabaho talaga. So kaya 'yung mga Filipino na andito abroad, may mga asawa, hindi basta-basta makapadala ng pira sa Pilipinas na ganun lang na dito yung may ganun, meron kaming gustong ano, basta hindi basta-basta, kasi kung sa Pilipinas yung income is very low, and then yung ano nila is yung bayaran naman nila is halos wala lang naman, konti lang naman talaga, hindi katulad dito. Dito naman nagtatrabaho, malaki kumpara sa Pilipinas, pero yung mga sinasahod ng mga tao dito is parang depende yan sa trabaho, kasi may mga trabaho malaking sweldo, may mga trabaho, depende yan sa mga trabaho, kung okay man yung trabaho mo, ganun. Pero katulad namin na mga hindi ano, middle class lang dito, hindi ano, basta ganun, hindi ko na-explain, basta yun siya. So parang
parang yung mga sweldo is parang konti na lang yung matira para sa iyo kasi inuuna yung mga tao dito, yun naobserbahan ko, inuuna nila yung ano, yung bahay, komportable ka, meron kang TV, internet, sasakyan, kasi yung sasakyan talaga is kailangan talaga, parang wala ka ng choice, kailangan kang magkasasakyan kasi or else paano ka pupunta sa trabaho, so yun yan. And yun, parang ganito yung life nila dito eh, parang trabaho ka para pangbayad utang, kaya nga yung mga tao dito is parang late na mag-enjoy or hindi na mag-enjoy sa life nila kasi matigok naman lang, hindi sila nag-enjoy dahil ano, iniisip nila yung pangbayad ng mga utang nila monthly and din trabaho sila ng trabaho at hindi nag-enjoy. Kaya yun yung sinasabi ko sa asawa ko na mag-retire ka soon para kung hindi man natin kaya ibenta yung bahay, ganun-ganun, ano natin, hindi naman natin ito kailangan talaga. Na-realize ko na, alam ko naman to noon, pero noon, ngayon talaga, na-realize ko talaga ngayon, nung nawala si Bianan, my God, alam ko kasi si Bianan, nag-enjoy yan si Bianan sa life niya. Hindi naman sobrang enjoy-enjoy. Kasi pero na-enjoy siya kasi hindi talaga siya nagtrabaho kasi inano yan ng asawa niya. Pero ito yung na-realize ko. Ang daming magagandang gamit, mga into, mahilig sila mag-ano ng mga gamit, mag-ano ng mga mamahaling gamit, mga alahas, mga pera, ganun-ganun. So, ang naalano ko, kapag mawala ka talaga, alam natin itong lahat, pero kapag may tao ka talagang kilala na ang daming mga kayamanang hindi talaga madadala. So, yun yung ano ko sa asawa ko. Kapag talaga, gusto ko talaga mag-retire siya, mag-retire siya very soon kasi para naman talagang doon sa Pilipinas, paano-ano kami, parang meron kaming time para sa isa't isa kami. So, yun yung ano ko, guys. So, yun yung life dito sa Amerika. Kapag yung mga, kasi mostly yung mga viewers ko, halos mga viewers ko nasa Pilipinas, and din gusto nilang mag-asawa ng mga Kano, gano'n, naintindihan ko yun, at saka alam naman natin maraming gustong pumunta dito sa US. Lahat ng mga tao dito, yun, kaya nga, marami ako na ano sa Tulfo, kawawa talaga yung mga Amerikano na, or mga puti, or mga foreigner na naluloko talaga ng mga Pilipina. Kasi alam nyo, naluloko sila, and then, hindi nila alam yung, ang alam lang nila is dollar, or ang easy magpadala is malaki yung pira, hala, padala ka. Pero ang hindi natin alam, yung mga foreigner na yan is, yung mga wala na pala, naghihirap na sa buhay, pati yung mga savings kinuha na para mabigay sa kanila and dinulokohin lang. So, yun yung naano ko kasi ang dami talagang gano'n, no? Yung parang daming nalulokong foreigner and then ang hirap pala ng buhay dito and then naghirap sila para makaipon ng pera and then gano'nin lang, lukuhin lang ng Pinay. Hindi naman lahat ng Pinay gano'n pero ang daming, hindi lang sa Tulfo ha, noon pa ang dami ko na talagang nakikitang ganun, but anyway, so yun yung life dito guys, hindi talaga yan ano, hindi natin yan madadala kung ano man yung mga kayamanan natin dyan, magagandang bahay, mga matataas na bahay, magagandang sasakyan, and then naisip ko, oh my God, hindi, isang ganun lang talaga, wala. Hindi natin madala, hakuti natin sa kabaong natin, dalhin bigawin. Oh, ang ginaw, galing ako sa labas, kinuha ko yung ano, garbage, ano. So guys, mga binibili niya, dalawa talaga, hindi lang isa, kundi dalawa. Battery daw ito. Ito siya. Explain what is this? UPS. Uninterruptible power. UPS? UPS delivery guy? Oh, you have a lot of that in the house. That's what I said. So we can't find. Snake. You have that in the house. Few of them. Where? I don't know, Tommy, but you are the one who packed everything. That's what we were looking for all over the place. Well, you don't look for the dining room, living room. I did. Mm-hmm. Hi, my little man. Okay, so this is 4 hours and 14 minutes? Yeah, don't believe that. That's if you have like next to nothing running on it. It's like a router or something. What is that, 414 minutes? How many hours is that? Well, 120 is 2 hours.
200. So that's like six, it's like 8 hours. 8 hours. 30 or 40, so like, I don't know, a little over. Well, of course you'll believe it. For $100, yes. But what? No, you're not going to get that. That's if you, depends on how much stuff is hooked up to it, how long it'll last. Mm-hmm. Look at your little boy. This is really heavy. Yeah. Where does this belong? In my filming room? Or in the other bedroom? Wherever the servers go. Hala! Han, ginoo ko han! Hala han! You're allowed not to share now, you know that, right? Okay. Han, he is so oh my god, he knows it, han. Allah kadi, han. I told him. I know, Perry, man. I don't know, he's so playing, guys. It's tiring to watch, though. He's crying also when I was upstairs, the filming room ko. He was crying also, he wants to be carried. He's so demanding and clingy. Han, can we start doing this, han, that we can finish this? Kailangan naming itapusin yung screen kasi pag hindi natapos, iwan ko guys. Kasi tinanong ko siya kung saan yung Christmas. Kasi hindi talaga ako sure kung saan yung Christmas. Akala ko talaga, may nagsasabi dito, pero yung sister-in-law ko hindi pa nagsabi na andito. Kasi andun kasi yun palagi yung Christmas party sa kanila, and then hindi namin alam. So, sinabi ko sa kanya, kung saan ba talaga yung Christmas party, sabi pa niya, dito daw. Sabi ko, I think hindi pa talaga sure kasi hindi pa nagsalita yung kapatid niyang babae. So, the Christmas party is here or Andrea? What is that pointing for? Look, it's here. It's crazy. The thing is, like, I wasn't sure. So ngayon, andito pala. So ngayon, iwan ko na lang kung ano yung lulutuin ko kasi hindi ko pa alam kung ano yun. Hindi man, actually guys, ito guys, hindi talaga ito party. I don't know kung nasabi ko na ba ito sa vlog. Yung ngayong Christmas, hindi talaga siya yung mga party gifts. Hindi talaga, noon mahilig sila mag-gift, pero ngayon na-stop na yung gift kasi sobrang mahal na mag-gift. Ang daming family, mga pamangkin, ganun. Ano sabi pa ni Tami, get together, at saka yung magkapatid, tatlo na lang sila. Alam nyo na, may mga, I think yun din yung, kaya magtipon-tipon kasi yung magkapatid mag... Did you call Andrea? No, Randall called me. Kailangan pa palang i-charge yun, han? Kailangan pa palang i-charge? It made a little beep, okay, really? Yeah, I know, han. You know that. He doesn't like it. Huh? She needs to get used to stuff like that. She doesn't like beeping, han. Look at that. She always acting up every time you're here. Han, careful. Come here. You mean to them. They are. Why? Because came in, peed, opened it because I know you're filming it. See the one with the white marking on it? Yeah, what is that? Those are batteries. Protected. They're all protected from a surge, so if you get a surge, it doesn't blow out your unit. But these, when the power goes out, these will go out too. Oh, really? These will not. These will be. Battery will keep them on for whatever time. Okay. Roxy's always happy when you're here. My god. Alis kami, guys. Puntahan lang namin. Punta kami sa bahay ni sis, tua-in-law. Punta kami doon, meron lang kami kukunin, importanteng bagay. Yung ilong ko ba? Ay, nako talaga itong ilong ko. Yeah, shut that light off. Nag-sweater lang ako. Kasi doon lang naman sa bahay nila, hindi naman. Come. Hindi naman kami alis, malayo. Oh, you guys eat your dindin. Because you eat your dindin. Hello, where are you going, Rox? Look, tignan mo, alam talaga ni Roxy, alis kami, guys. Huh? All of them? Even the cat? Oh, kumain yung pusa. Gutom man, they're hungry. Ponsy, Roxy, go. Here, Ponsy. Hey, big girl. Alam kasi niya, han, we're leaving. She knows. She knows we're leaving. That's why she wanna come go here, out. Big girl. Go get your Ponsy. Come here, let's go get your Ponsy. Come on.
come here, my big girl. Rocks! She doesn't like when we leave. I know, but we'll be right back. I know, not like your mom listens right back. It was 3 days later. Okay. Okay, come here, let's go. Come here. Come here. Come. Right here, here's your Bunsy. Here's your Bunsy, right here. Come here. Good girls. My God, ayaw talaga niyang paiwan. Gusto niyo, she doesn't like to be a she doesn't want to be alone, that dog. My sister-in-law's here, no? Oh, anyway, guys. Driving a mail truck. We're leaving, guys. Say bye-bye. Bye, guys. We'll see you later pala. Oh, yeah. Grocery lang kami, guys, very fast. Bilisang grocery. Pang madali ang grocery, guys. Ito siya. Ito yung gusto ni Tami. At saka ito. Ito yung sa akin. And kahit dahil wala na akong bread, ito yung binili natin. Ito yun siya. I think you get the, ano, the Furex. Okay, labas na kami. Alis na. The car is right there. Huh? Watch out this guy. You, that guy is funny. Yeah. He want. Oh oh. He doesn't want to charge that woman. He just wanted to. I know what he wants. Well, he made that really clear. What did he say? He said I got an orange with a halo. What does that mean? We are home. So ngayon, nakabalik na kami, and then. Ay, nakamuradi. Ilagay lang natin ito sila sa refrigerator. Nakabili kami ng... Hey! Hindi nyo ako makita. Kaloka. Bumili ng mga pagkain at mga pagkaon. Oh, hindi nyo ako makikita ba? Milk para sa isang bahay. Kasi yung asawa ko is a milky man. Milky man. Ang daming binibili eh. Salad for the other house kasi trabaho siya weekend. Yan, yan lang siya para makita tomorrow morning. And itong bread. Nakahanap pa si Tami ng ano, Hawaiian kasi wala na akong Hawaiian. Akala ko walang Hawaiian doon sa shop, right? Kasi hindi na sila nagtitinda. Akala ko lang pala. Akala ko meron. Walay pala, walay. Bumili ako ng green tea kasi si Sis Mira. Si Sis Mira ba mahilig sa green tea pala. So yun ito, green tea with lemon. Hopefully she like this one. Yun, kapag pumunta siya dito, may green tea siya. And then sugar. And yung garlic na ano, hindi na tayo panit-panit ng garlic. Dinner is eggplant parm. Kasi hindi, wala nang tayo mag-dinner guys. Magluto kasi 7:57 na. It's already almost 8 o'clock. So, eggplant parm. And also, meron tayong vegetables. And bumili ako nito ulit yung bread na ito. And then, ano pa? Bumili si Tami ng pang-sandwich niya. And ano pa ba? Ilagay ko lang ito sa freezer, guys. Ito, mga ito. Crows and spinach. And then, garden vegetable medley. Yung mga frozen. Meron naman mga chicken. So, okay lang. And then, lutuin natin to. Ay, meron ko palang cheese. Ay, ang daming ano. Ay, hindi ko na alam. So, yun. Yun lang yun. At saka rice. Bumili din ako ng rice kasi alam nyo naman, ma-rice ang lola ninyo. Ilagay ko lang ito dito para hindi, parang dito talaga siya. Makita talaga. Tignan natin, B, kung meron space. Meron pang space. Dyan. Marami pa pala dyan, guys. You said you're gonna bring that to the other house? No, you said that. I mean, yeah, can you bring that? That's empty? This one is... So, let's see now. Instruction. Preheat oven, 400 degrees. 55, hala! 1 hour, hon! Tagal pala nito, guys. Mag-utom tayo nito. Ito siya, guys. Meron naman kaming chicken dito.
And then ito, chicken and iwan ko. Gabi na guys, hindi pa kami nakapag-dinner and ngayon, so dinig ninyo. Sana talaga, sana lang hindi siya gagawa ng katulad sa filming room ko, may naano siya, nadulas yung paa niya, so nabutas yung ceiling, yung kisami nabutas. Ngayon, inayos namin ngayon, hindi okay yung look sa filming room ko. But anyway, it's late na guys. Late dinner na ito. It's 8, I don't know, it's 8 something and we have 40 minutes more to go sa eggplant farm. Kasi yung Christmas party andito, gusto niyang matapos ito, makapanood ng movie, ganun-ganun. Maganda sana si Lou. Iwan ko, sabi niya, wala daw siya. Nahiya naman ako mag-invite kasi iwan ko kung ano, kasi yung magkapatid kasi gusto na, basta. Kasi yung magkapatid, may pag-uusapan, and then, kapag mag-invite ako ng mga tao, baka, gusto ko sana invite kasi sabi ni Lou, wala siyang kasama. Homemade parmesan. Homemade eggplant parm. This is our dinner. Yeah. Oh, you're here, right? Yeah. So this is our dinner. And that's a chicken. How do you call this chicken, honey? Franchise. Chicken franchise. And eggplant parmy. No, you first. You do. Dinner lang kami, guys. And kain tayo. Late na yung dinner namin. Tapos na kaming nag-dinner. Masarap yung ano guys, yung frozen na Michelangelo eggplant parm. Ang sarap niya. Masarap siya talaga as in. Ito na lang yung natira, konti na lang. Look. Ilagay ko to sa refrigerator mamaya. Mainit pa kasi, sobrang init pa niya. So, mamaya. Mamaya na yan. Anyway, thank you guys. I'm going to end this vlog. Good night. Remember? Hi guys. The baby Jesus from the nativity scene? Yep. What? It's the only time what? I got a doll for Christmas. Is that necessary? Start saving with Target holiday deals. Save $10. You can see up your nose. Good night, guys. We're gonna end this vlog, but my God, I cannot spend time with my husband for a while. Hi yeah. Guys. See you tomorrow. Bye. Bye. Iyan ko na to guys. Kasi late na. Ay, 9:30 na pala. Katatapos lang namin kumain. Bye! Good night.